Hey, what's up mga kasawer? So, welcome to my channel. Ngayon mga kasawer, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano nga ba magpalit ng plato. Okay, baka kasi yung 3 fingers at saka yung karamihan ginagamit na pang maong. Magkaiba kasi yun. Kaya ito, ituturo ko sa inyo mga kasawer kung ano yung pagkakaiba nila. So, panoorin nyo ito hanggang sa huli mga kasawer. Tapusin nyo itong video na to. Then, bigyan ng like and share. Then, comment na rin kayo sa baba para gawa natin ng video tsaka tutorial. So, at kung bago ka lang dito sa channel ko, subscribe mo na ako, Genre Style. And pakipindot na rin ang notification bell dyan para updated ka sa mga video na upload natin mga kasawer. So, ito na. So mga kasawer, ito naman yung papalitan natin ngayon. Papalitan natin tong plato na to. Ito yung papalit natin. Tawagin to edge type, tawagin to kumbaga 3 fingers kasi magkaiba to kaysa rito. Bubuksan natin mga kasawer, papakita ko sa inyo yung kakaibahan. Ito yung ipapakita ko sa inyo mga kasawer yung pagkakaiba niya. Ito kung napapansin nyo to, ito para to sa maong. Ito yung madalas na ginagamit sa pang maong na tela. Ito naman kasi pang malambot lang na tela to. Ito kasi pag sa makapalan, ito talagang mas matibay na ganito ang plato nyo. So ayun, papakita ko sa inyo yung ngipin niya. Ito yung ngipin niya rito. Yan, dito yan. Ito yung papalit natin kasi karamihan na gawa natin maninipis. Yan. Tsaka ito, kailangan ko ng palitan gawa nung putol na siya rito mga kasawer. Bali. Ganyan siya dapat. Kaya nagpapaktaw siya, nagluloko. Kaya ito ipapalit ko mga kasawer. Itong ipin na to. Yan. Ito kasi pang ano to, pang malambot na tela ang kailangan ito. Pero pwede rin siya pang maon, kaya lang katagalan sa tingin ko. Mukhang pangit yung pagka ano niya. Ito talaga yung pangmaong mga kasawer. Madadalang yung ngipin niya. Ayan. Madadalang. Ito yung mas maganda pangmaong. Makakapal na tela. Tingnan nyo naman tong ngipin niya. Ayan. Masinsin siya. Ayan. Kaya yan yung ginagamit sa mga spandex, mga cotton. Ito yung ganitong plato. O 3 fingers. So, ayan. Ito yung papalit natin mga kasawer. Ang pagpapalit pala nito mga kasawer, minsan kasukat sa feed dog niya. Kumbaga yung ngipin. Kasi minsan hindi sila magkasukat kaya mag-a-adjust tayo ng ngipin niya mga kasawer. Medyo mahirap-hirap din ang pag-adjust nito mga kasawer, lalo pag mga beginners kayo. Eh ngayon, tuturo ko sa inyo. Meron din kasing makina talaga na nakasit up na rin siya. Hindi mo na kailangan galawin dito sa pit dog niya. Pit dog. Tawagan mo kaya yung ngipin. Itingnan natin kung nakaano na siya. Nakasit up na siya dito talaga. Kasi marami na akong nagawa na meron din akong nagawa na nakaano na talaga siya. Hindi mo na kailangan mag-adjust pa. Kasi ito kailangan mo talagang karamihan talagang i-adjust na talaga yung ngipin. Kasi karamihan tumatama sa ano yan, sa plato. Hindi kasi sila magkamats. Pagkaiba kasi ito. Pagkaiba ito kaysa rito. So, titingnan nyo mga kasawer kung paano kung sinasabi ko paano. So, kakabit na natin ito, kornilyo. Kailangan pagigpitan nyo na masyado, tensyahin nyo muna na hindi siya sumasabit. Pagkabit nyo yung mga kasawer, kailangan wala siyang sasabit. Kumbaga titingnan nyo muna yung bawat side to side nya kung sasakto sa butas na bawat side dito, titingnan mo kung wala rin sasabit. Ayan mga kasawer, kung nakikita nyo
So masabit siya mga kasugal dito. So higpitan ko muna mga kasugal. So yung sinasabi ko mga kasugal na kailangan pa natin i-adjust. Kasi yan o. Yan, tumatama. Tumatama. Ayun mga kasugal, kung napakikita nyo ito. Ayan, tumatama sa plato. Ayan. Kaya kailangan natin i-adjust yan. Itulak natin ito papunta rito. Pag sa joke, malaking adjustan ito mga kasugal. Kailangan mo pang i-adjust dito. Kailangan nyo pang i-adjust yan dito mga kasugal sa likod. Pag sa joke ito, brothers. Kaya medyo madali-dali lang itong kabitan nito. Tingnan nyo mga kasugal kung paano natin na-adjust. Itataas natin to sa ilalim natin ng fitting yan. So kung napapansin nyo mga kasugal, ayan sya, kakaiba. Yung jokey kasi dito tayo mag-a-adjust. Ayan, ito sya, meron din naman dito. Ayan, tunnel yun na to. Ayan, ito mga kasugal, kung nakikita nyo ito. Ito yung tornilyo niya sa ngipin. Pag niluwagan mo to, pwede mong i-adjust to, pwede mong taas baba. Meron na rin tayong tutorial dyan kung paano mag-adjust itong ngipin niya, taas baba. Ito yung adjustan pag niluwagan mo siya. Kung yung masyadong luwag na luwag mga kasugal, huwag kayo nag-adjust. Ito kasi brothers to eh. Brothers to, kaya iba yung magkaiba yung jokey tsaka ito. Kaya dito tayo mag-a-adjust mga kasugal. Dito. Yan. Yan natin na-adjust. Pihitin natin papunta rito. Iurong natin to. Ito. Luluwagan ko lang to rito. Yan. Yan. Ito na yan. Luluwag na yan. Yan. Kaya ito na yan siya. Yan. Ayan. Kaya ito, di ba nakaganyan siya kanina, nakaganyan. Tutulak natin papunta rito. Ayan, dapat naka-straight lang to. Naka-straight lang siya. So, higpitan natin ngayon siya. Ayan, titignan na natin kung nakasakto na yung paglagay ng ipin niya mga kasugal. So ayun mga kasugal, titingnan na natin. Tingnan nyo rin mga kasugal. Ayan. Ayan, malayo na diba? O, hindi na gumagalaw yung, hindi na tumatama sa plato yung ipin. Ayan. Ayan lang kung napapansin nyo. Lapat lang siya. Hindi, mababa yung ipin. I-adjust natin yan ngayon mga kasugal. Ito yan, taasan ko lang yung SPI niya. Sasagad ko lang yung SPI niya rito mga kasugal. Naka-sinko siya, naka-sinko. Kailangan ito rito. Dito tumatama rito. Sakto lang. Ayan o. Sakto lang. Hindi siya tumatama rito sa gilid na yan. Saka rito. Kaya tinaasan na natin ng SPI niya. Ayan o. Hindi rin siya tumatama rito. Kailangan nakaganyan siya. Ayan. So, i-quattro lang natin o kaya i-test lang natin. Okay. Kita lang natin sa sina natin. Lagay natin sa 3. O, 3.5. So, yan. Ayan siya mga kasugal. So, kailangan natin itaas yung ngipin. Balik na naman tayo dun sa ano. Itaas na naman natin to. Para i-adjust natin yung ngipin. So yung mga kasugal, dito tayo mag-a-adjust nyan. Yan. Lulugan ko to. Para itulak natin, iangat natin itong ngipin papunta ron. Yan. Yung nakikita nyo mga kasugal. Yan. Luluwag. Yan. Iangat lang natin papunta ron. Yan. Sisilipin muna natin kung magkasya na siya. Silipin natin. Ata.
ang katamtaman ng bayan po. Angat natin ang mga. So, higitan ko na ito mga kasangyan. Okay na yung taas ng ito. Balik na naman tayo sa dati. So, ayan mga kasangyan. Medyo mataas na yung ngipin niya. Pag naglagay kayo ng plato mga kasugal, ma-encounter nyo na tabi nyo yung center ng pagano ng plato dito. Yung parang tinatamaan ng kalayong yung plato. Ayan. Tulad yan. Kailangan naka-center talaga yung kalayong dito sa plato. Kaya iurong mo siya rito. Ayan. Kung hindi mo kayang iurong mga kasugal, ito yung itutulak mo mga kasugal. Ito yung i-adjust natin. Older feed dog, yung feed dog niya ang i-adjust yung mga kasugal. Papakita ko sa inyo kung paano natin itutulak. So, angat na naman tayo. Ganito yung mga kasugal ang pag-adjust nito. Diba yung hindi siya center, yung napapansin nyo na hindi siya center yung karayong sa plato. Kailangan kasi talaga center na center yung sa plato, sa butas ng plato mga kasugal, kasi talagang makakarami kayong putol-putol ang karayan dun kung hindi yung center. Ganito ang gagawin nyo yung mga kasugal. Ito niluwag nyo to, niluwagan nyo to ano. Karamihan kasi jockey ang mga ano dyan, high speed na jockey. Ito kailangan nyo to luwagan. Pag niluwagan nyo yan, itulak na siya ngayon na ganyan. Yan o. Yan, nakatulak siya. Yan, itutulak nyo lang ito mga kasugal. Nakaganyan. Yan, nakaganyan o. Itutulak nyo lang papunta rin. Diba? Ay, yun kanina, medyo ayos naman siya. Kaya, hindi ko siya masyado itutulak. Yan. Ihigitan na natin yan. Ganun din dito mga kasugal. Luluwagan nyo rito kasi pag sa jukay kasi dalawang tornilyo din yan dito. Dalawang tornilyo. Ganun din dito mga kasugal. Itutulak nyo lang ito. Punta ko ganyan. Buwatin nyo papuntang kanan. Kung saan man yung tinatamaan. Kasi ito na-adjust naman ito. May papuntang kaliwa. Kaliwa, kanan. Kung sa tingin nyo tumatama sa kanan, di urong nyo na pakaliwa. Ganun lang yung pag-adjust mga kasugal. So ganun lang mga kasugal. Balik na ulit natin. So ayan o. Center na siya mga kasugal. Ayan. Pag hinigpitan natin na biglang hindi siya center, ganun pa rin. Ganun lang ulit kayo mag-adjust. Ganun lang mga kasugal pagpalit ng plato. Yun lang. Ayan. Patry natin balik na. Yun, tatahiin natin. Ayan mga kasugal, kung sakaling hindi nakasenter yung pot, pwede nyo itong luwagan dito. Ayan, may tornilyo dito, luluwagan nyo lang yan. Ayan, iikutin nyo pagtulak pa kanan. Ayan, kasi medyo tumatama yung karayom niya sa plato. Sa pot nyo, pipihitin mo kapuntang kanan. Kailangan itong pagpihit nito mga kasugal, huwag nyong iangat ng ganun. Kasi ito, tataas itong puti. Kailangan nakababa siya. Kababa lang siya mga kasugal yung pag-adjust ng pot. Dapat ito, nakaganyan siya. Hindi siya pataas. Kasi may posibilidad na aangat yung pot. Tapos yung pag-lifter mo yan, mababa masyado yung angat ng pot. Kaya kailangan ito. Yung tornilyo na ito,
ay lalim siya, ang ganyan, hindi siya nakaganyan pataas, hindi pa ganun. So hanggang dito na lang yung video natin mga kasawar. So like and share nyo itong video natin na ito para makarating sa mga kapwa natin mananahi. Subscribe na rin kayo.